Ito tayo ngayon sa aking abaro. Tara, pasokin na natin. Tama yung napuntahan natin. Mga boss, so mayroon. Premium bamboo. Bigla mawala ng pag-asa. Ito na, nakapumuli na tayo. Nandito tayo sa Kwetan ni Unicorn. What's in a box? Welcome back sa ating channel, mga boss. Build review tayo. Ito yung Master Grade Star Build Strike Gundam. No, na may kasamang universe booster. Yan yung mga kulay yellow na parts na yan. So mga boss, unahin natin, no, yung kanyang pros. Mostly napakaganda niyang tignan, no? Napakagandang i-display. Astig na astig yung wings niya. Astig na astig yung kanyang ano, universe booster, no? Yan yung nasa likod niya, yung backpack. So kasi usually, di ba ito, itong build strike na to, hindi siya naka-universe booster. Meron siyang yung backpack niya, no? So tinanggal natin yung backpack. Nilagay natin yan, no, yung universe booster na yan. Tsaka meron siyang wings, no? Star Build Gundam. So meron din siyang parang additional dun sa kanyang ano, rifle, no? Nakikita niyo yan, yung dalawang, naging dalawang parts yung rifle niya. So meron pa sa ibabaw. Usually may kasama lang siyang maliit lang, 'di ba? Pag Strike Gundam ganun eh. So, 'yan. Maganda tong build na to, mga boss, kasi may mga clear parts na siya, oh. Bukod dun sa wings, wing option niya, o tawag dyan wing option, di ba? So, sa universal booster niya, dun mismong sa part niya, meron siyang mga clear parts. No? Ito yung dahilan, mga boss, kung bakit hindi tayo masyado nakakapag-upload, no? May mga nagpapakadalubasa tayo. So, tinetesting natin yung iba't ibang klase ng nipper, kagaya nitong God Hand na to na, ano, the Blade 1. No? Itong Tamiya na nipper, at saka yung isa na napadala na natin dyan, yung The Ultimate Nipper. So tinry ko dito lahat dito, The Blade 1. So far so good. Malinis, mga boss, yung kanyang pagkakakat, no? Yung hindi ko lang nagustuhan dito, mga boss, yung articulation niya masyadong limited, no, regarding dun sa ulo, sa kanyang sa paa. Tapos, nahirapan tayong buuin dito, mga boss, yung shield niya, no? Medyo hindi madali. So, good luck sa mga magbubuo nito. Medyo sumakit ang ulo ko nito, lalo na yung sa universe booster niya. Kasi, yung sa may shoulder part, no? Yan, yung sa may shoulder part niya, nakaklam lang yan, natatanggal-tanggal yan pag nilalagay mo yung wings. So, inaabot ako siguro ng mga halos magkakalating oras para lang i-set up yung ganyang pose niya, no, bago i-display. Kaya napag-desisyonan ko na hindi ko na siya masyado ilapit. Ipaikot ko na lang na ganyan, tapos ikwento ko na lang sa inyo yung experience ko. So, yan. Nakikita nyo naman, mga boss, napakapulido nung ano niya, nung pinaka-plastic niya, no. So, say, ginamitan din natin siya ng The Blade 1, no, yung nipper na yun. Nakita nyo naman, no? Pulidong-pulido yung pagkakagawa niyan. Tapos, ang yan lang, yung sa mga clear parts lang na yan, no? Hindi ko pa masyadong nalinis yan. Nakikita nyo, may mga numb marks, no? Kasi nga, gusto ko na siyang mabuo, gusto ko na siyang maipakita sa inyo. So, isa pa sa mga hindi ko nagustuhan dyan, mga boss, no? Masyadong parang naglalaglagan yung mga ibang parts niya. So, hindi siya masyadong ganun ka-firm, no? Parang siguro laging nagagalaw, kaya ganun. May mga parts nga dyan na hindi na ako kinabit eh. No? Yung mga ito, nilagay ko dito sa plastic yan, mga boss, yung sa may ibabaw niya kasi natatagalan tayo. Ito yung another option to dun sa pakpak eh. No? Yan, mga boss, no? Yung sa height niya naman, para sa master grade,
Sige, magkaroon tayo ng height comparisons. Itabi natin siya sa death cycle, yung may wings din. O, tingnan nyo. Yan yung kanyang ano. Ito, master grade din to ng death cycle. Hell, no? Yan. Tingnan nyo yung comparison niya. Wait lang. Impromptu to mga boss ha. Pasensya na, impromptu. Napakastig niya mga boss. Kung titingnan nyo, napakastig talaga. Sarap i-display. Maganda to sa ano nyo. Kitang-kita ka agad siya. No? Kitang-kita ka agad dyan sa mga display set nyo. Pagka i-display niya yan. Makikita nyo yung height comparison. No? Yan, kita nyo ba? Yan, mga boss, no? Height comparison natin. So, hindi na natin na i-ano yung kung paano natin siya binild, mga boss. Kasi nga, review na lang gagawin natin. Kasi gusto kong, ay, marami pa akong mga naano dyan. May mga naputol-putol pa ako dyan, eh. So, ginamitan na lang natin yung iba ng technique, no? So, ayoko kasi syempre na mapakita sa inyo na yan, ganyan, tas puro pagkakamali tayo. Pero yan, at least makita nyo yung kung ano yung finished product niya bago nyo bilhin, mga boss, no? Regarding sa height niya, no? Medyo mas malaki siya ng konti dito sa death cycle, no? Na binild din natin. So, ito, hindi na natin ito pa nagawan ng review. At napakalupit lang kasi nito yung clear parts niya, no, mga boss? Napakaganda ng clear parts niya. So, yan, no, sa death cycle, pag kinumpara natin siya, yan siya, yung sa may mga wings natin siya kinumpara, no? Yan ang itsura niya pag kinumpara natin siya dun sa Berka na Haino, mga boss, no? Yung Berka na Haino kasi, parang napakalalaki ng mga parts niya regarding sa shoulder, sa ulo, no? Yan, meron din siyang mga parang option set. Ba't tawag dyan? Yung sa likod, yung mga naganyan, no? Yung Berka na Haino na hindi ko alam kung paano ipopose. Pinag-aaralan ko pa sa internet o nag-search pa ako sa YouTube. So, ganyan na lang muna siya kasi naka-display na siya dun sa taas. So, yan yung height comparison niya, no? Sa Berka na Haino. Yung kinukompare natin siya dun sa may wings tsaka dun sa may option na ano, no? Na yung parang sa likod niya, yung ito sa star nito, yung universe something. So, yan, no, package niya. So, yan, mga boss, hindi lang talaga ako siya nagustuhan regarding dun sa mga parts niya naglalaglagan. Ito, tong parts na to, yan. Lapit natin. Yung parts na yan, mga boss, yung dyan sa may parang chest niya, ilang beses siya nalalaglag, mga boss. Tapos, yan, regarding naman sa ibang parts niya, may mga hindi na nga ako kinabit dyan. Yung pula dyan sa ibabaw, tapos yun dun sa loob. No? Kasi medyo, parang naglulus ka agad siya. No? Natatanggal siya. So, yan, mga boss. Yung Master Grade Star Build Strike Gundam. So, yan, mga boss, yung ating review. Disclaimer lang uli, mga boss, no? Hindi po tayo professional reviewer kasi kung ano lang yung pumasok sa isip natin, no? Yan yung kung ano yung impression natin. Parang tropa, no? Pasensya na kayo kung medyo hindi ako masyadong technical regarding dun sa pagpapakita niya, no? Kayo na bahala. Kayo na bahala tumingin, mga boss. So, yan. Nagsisimula pa lang tayo. Balang araw, mga boss, magiging maganda na yung build review natin. So, nagnonood-nood pa rin ako sa mga YouTube ngayon, mga dating YouTuber o mga YouTuber, kung paano sila nagbi-build, no? Nagre-review. So, yan. Pagpasensyaan nyo na, mga boss. So, parang ang goal natin dito is ipakita sa inyo kung paano siya na-build, no? Bago nyo siya bilhin o bago nyo siya i-build. So, maganda rin pala yun. So, maganda rin pala yung itong build na to, itong kit na to. So, mga boss, ba't ba ito binild natin? So, nabili kasi natin siya ng mura. 2014 release pa to, mga boss, eh. Nabili natin siya ng mura. At nakita natin may kasama siyang parang ano siya, full package na siya, no? May kasama siyang ganyang option set.
no, dun sa tropa natin, nabili natin siya. At tinry natin siya buuin. At yun nga, sumakit ulo natin mga boss. Yung death strike medyo madali-dali pang buuin eh. So eto medyo mahirap-hirap. May mga nagkasugat-sugat pa tayo dito mga boss, may kailangan ka ikat. Kasi yung pagdating do sa shield niya no, may mga ina, may mga kailangan kang i-upgrade yan, 'di ba? Normal na shield ng strike kasi iba eh. So yan mga boss, eto ang tawag pala yata rito sa wings na yan, Plavsky. Yan, tama ba yan no? Plavsky wings ba yan? So comment niyo na lang sa baba mga boss. So yan mga boss no, for your eyes only. No, para sa mga mata natin, para makita nyo kung paano itsura ng build niya. No, kung mabuo na siya, yan siya. Master grade star build strike Gundam no, na may kasamang universe booster yata tawag diyan no. Yan yung parang spaceship dun sa ilalim. Yung sa may likod niya, yung backpack, pinalitan ng backpack yung strike. So yan mga boss, iwanan ko kayo ng isang montage no, ipapakita natin to para makita nyo rin yung sa mga malapitan na parts. Nawawala pa nga yung isang saber oh. No, wala oh, isa lang ba yan? Dalawa ba yan? Basta dalawa yata yan eh. Hindi ko na makita kung nasan. Nawawala. So yan mga boss, lalagyan pa rin natin to ng panel lining. Medyo may mga tinry lang ako dyan konti. Pero para sa akin, pwede na yan no. Yung wings ang nagdala. Yan no, may mga tinry tayong panel lining dyan sa shield niya oh. Konti-konti mga boss, ginuhit-guhita natin yan. So, may mga part na na-miss yata ako. Yun yatang sa ano niya, sa rifle, beam rifle. Okay mga boss, so iwanan ko kayo sa isang magandang montage at lagi niyong tatandaan. No, unahin natin niya sa taas at ibibigay niya lahat sa inyo kung ano man yung gusto niyo. So, maraming salamat sa 700 plus na mga boss ko. Pag nag 1,000 subscriber tayo, may pamimigay tayo ang mga giveaway sa inyo. At may isa pa tayong nabuo dun mga boss sa taas. So medyo yan, yun yung sinasabi ko sa inyong pinagkakabalahan natin. O na busy tayo. Inuna ko lang tong may malaking parts kasi i-display ko na to sa taas no, dun sa ano kasama nung ibang mga yung nabili natin na ano na mystery package o yung sa mystery box natin. So yan mga boss, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na video, no? Maraming salamat and God bless. Roll the montage.